Maligayang pumabalik mga kasolid. Bad news, WBO hinarang ang laban na Casimiro. Latest update, ikinagulat ng lahat. Japanese monster na si Naoya Inoue nagpakita ng napakagandang kondisyon at napakagandang pangangatawan. Yan ang ating pag-uusapan mga kasolid. Pero bago yan, isang like naman dyan at sa mga bago, pa-subscribe ng ating channel. Para sa ating unang balita mga kasolid, bad news nga ito para kay Errol Spence Jr. dahil ang labang gusto niyang maganap kontra nga dito kay Kondura ay tila hinarang ng WBO. Matatandaan natin mga kasolid na ang huling laban nitong si Errol Spence Jr. ay kontra kay Terence Bud Crawford na kung saan technical knockout ang inabot nitong si Errol Spence Jr. Samantala itong si Sebastian Kondura ay panalo nga sa kanyang naging huling laban na kontra dito kay Tim Hsu. Sa kasalukuyan itong si Kondura ay may magandang kartadang 21 wins, 30 knockouts, merong isang talo. Kaya naman na dahil sa utos ng WBO siguradong matutuloy ang makbakang Terence Crawford kontra dito kay Sebastian Kondura. The WBO has reportedly ordered WBC WBO champion na Sebastian Kondura to make mandatory defense against Terence Bud Crawford. Kaya naman na goodbye na sa ikinakasang laban sana sa buwan ng Nobyembre, Errol Spence Jr. kontra Sebastian Kondura. Sa kabilang balita naman mga kasolid, latest update sa kondisyon ng ating pambatong si Angas ng Pinas. Ikinagulat nga ng maraming boxing fans ang biglaang transformation na sa pangangatawan ng ating pangbato. Kamakailan lamang ay makikita natin ang mga picture ni Angas na ito ngayon mga kasolid. Pero sa kasalukuyan, sa latest post nga nitong si Cuadro Angas, it's my boy, bato-bato na ulit ang katawan ng ating pangbato. Pero di naman nagpahuli itong si Sanchez at nagpakita rin ang kanyang kondisyon na pangangatawan. Pagdating naman sa promoter ng ating pangbatong si Alas, naniniwalang makuha ni Alas ang panalo. Pero ayon naman sa ilang mga Japanese boxing fans, may hirapan daw kuhanin ni Alas ang tamang timbang. Sa latest update naman dito kay Japanese Master Naoya Inoue, nagpakita nga naman ng mas matinding bato-batong pangangatawan at naniniwala rin itong si Inoue na knockout ang sasapitin ng kanyang mga kalabang si TJ Duhengi ngayon buwan ng September. Kaya suportahan natin mga kasolid ang laban ng ating nag-iisang Angas ng Pinas, October 13 na. Kapag nakipagsabayan nga daw itong si Saul Sanchez dito sa nag-iisang Angas ng Pinas, hindi nga daw tatagal ang laban at knockout ang aabutin na nitong si Saul Sanchez. Kayo mga kasolid, ano ang prediction nyo at opinion nyo sa parating na laban ng ating nag-iisang Angas ng Pinas? Mananalo ba ang ating pangbato via knockout or via decision? Ano sa palagay nyo mga kasolid? Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Shoutout pala kay Pilipino Plus Nonito Don Nairi at syempre good luck dito kay General Cuadro Alas Casimiro. Kaya sa mga kasolid natin dyan, tiwala lang tayo sa kakayanan ng ating mga boxingerong Pinoy. Sana nga ay mapagtagumpayan ang kanilang mga paparating na laban. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.